Palaging may purpose sa mga naliligan ng pag-aaral sa kanya. Salamat sa pag-asa na ipinamin sa isip namin. Ang laking bagay po yun para makaaliw. At gusto kong ipagpatuloy yung sabi nga nila na sa Facebook pa rin, yung mga magandang alaala daw is ay ang mga pangit na alaala isulat sa buhangin at yung mga masakit na alaala isulat sa bato. Para bang sinabing kalimutan na yung mga bad things na happen. Pero kuminsan hindi natin na-appreciate yung maganda kung hindi natin na napansin yung hindi maganda. Hindi ko alam kung masasaktan itong mga niya, sasabihin ko. Pero kung nung nasa hirap, nasa kahirapan ng buhay namin na pamilya, nung mag-isa siya na nagsikap para itaguyod yung buhay namin, halos gabi-gabi na humiiyak siya. At sabi niya gusto na niyang mamatay kung ganun din lang ang hirap. Pero hindi siya namatay, kasi ay nabuhay siya. At ngayon ko lang lalong na-appreciate yung pagsisikap niya. Dahil mag-isa nga lang yung anak ko eh, parang hindi ko pa kayang buhayin. Kaya siya anim kami, napagtapos po niya kami sa pamamagitan po ng leadership niya o pagtatagunin niya sa amin. At kung namatay sana siya noon, sinasabi niya na gusto na niyang mamatay dahil sa hirap ng buhay. At nangasaksihan ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya. Pwede ko sana mas magaan siguro na isipin ko na mabuti naman namatay na siya kasi yung pangarap niya at hindi na siya naghihirap. Pero hindi, pagkamatay niya ngayon, ayaw na niyang mamatay kasi sabi niya, ang saya-saya niya ngayon dahil yung mga apo niya, nakikita niya sila. Nakikita niya, nararamdaman niya pagmamahal niya nila sa kanya. Kaya nung sabi niya, Lord, sabi niya yung panalangin niya, gusto ko pang mabuhay.